At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Darwina, ano yung pinagkakaguluhan ng mga madkis dyan sa harap ng tindahan natin? Nako, hindi ko alam, tita. Ang mabuti pa siguro ay maki-usyuso tayo para malaman natin kung ano yan. Tayo sige, na. Halika, halika. Lapitan natin ang mga madkis at magtanong tayo kung ano yung tinitingnan nila. Lika, lapitan natin sila. Mga kapatid, ano yung tinitingnan nyo dyan sa kanal? Ay, ako, hayaan o. May tinapo na bangkay ng isang matandang babae. Darwina, tingnan mo. Tingnan mo kung sino ang nasa kanal. Tingnan mo. Ha? Oo nga. Hindi ako pwede magkamali, tita. Siya nga. Ay, kilala nyo ba ang bangkay na yan? Kilala. At alam naming kilalang-kilala ninyo rin siya. Ha? Sino ba siya? Hindi namin mamukhaan eh. Ayan, tingnan nyo. Buhok pa lang, kilalang-kilala ko na siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Ate Punyang na asawa ni Kapitan. Ano? Diyos ko. Si Aling Punyang ba yan? Ano? Si Aling Punyang ba yan? Pinatay nila si Aling Punyang. Pinatay nila! Sino pumatay kay Aling Punyang? Sino? Hindi. Wala nang, palagay namin, wala nang iba. Si Kapitan o kaya si Vice Mayor, Agaton. Dahil galit na galit sila sa kanya. Darwina, kailangan na ma-report natin ito kaagad kina Kapitan. Tayo na. Tayo na. Oh, kawawa naman si Aling Punyang. Ha? Gumagalaw pa. Buhay pa siya. Ayun, tignan mo. Gumagalaw ang kanyang katawan. Ay, kung ganon, isugod natin siya sa ospital. Veronica, anong balita sa ginawa nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong na pangsususo sa mga kabarangay natin na nag-rally? Sabi ni Kapitan, ipapatawag daw sila sa Kaguneang Bayan para imbestigahan at pagpaliwanagin kung saan sila nakakuha ng balitang Kensimel kada buwan ang ibibigay na ayuda galing sa AKAP. Buti nga sa kanila. Naku! Mapapaya ang dalawa doon. Oo, Pining. Kailangan makulong sila dahil gumagawa sila ng gulo. Ay, biro niya. Ay, Pining! Ambreng, anong nangyari sa'yo? Bakit humahangos kang nagpunta dito sa barangay hall? Iniwanan mo na naman sila Pasing at Binito? Ay, kasi may mahalaga kong sasabihin sa inyong dalawa. Ano na naman yung sasabihin mo? Yung gutong ka na tapos hihi ka ng pambili mo ng pamirienda? Makasarili ka talaga, Ambring. Ay, hindi nga yan ang sasabihin ko. Ano ba yung sasabihin mo? Dalian mo na. Ay, kasi nasalubong ko ang mga tao na galing doon sa harap ng tindahan nila, Aling Bibag. O ano ngayon kung nasalubong mo silang nagtatakbuhan? Kasi sabi nila, nakita raw nila ang bangkay ni Aling Punyang at ang hinala nilang pumaslang ay sila Kapitan at Vice Mayor Agaton. Ano? Si Aling Punyang patay na? Kakapira na ako nito. Manakyang porsyento sa poneraya.
Tatawagan ko na ang manager ng panerarya. Papakuha ko ang bangkay ni Lola Ponyang. Mas mautak ako sa'yo, Bunjing. O, ayan. Nagri-ring na. Hello, Punidaria LRC. May I help you? Ha? Boss, chief manager, kapitan. May patay po dito sa barangay ng Hingaluan. Isinalvage nila. Kunin na ninyo, baka maunahan kayo. Ha? Sige. Pupunta na kami dyan. Sino ka? Para maibigay namin sa'yo ang porsyento mo. Sino ka? Ako, sino kayang kumakatok nito ang lakas-lakas? Hey! Huwag mong ilakas ang pagkatok mo, baka masira yung pintuan ka! Pare Asyo, nga, buksan mo kaagad ang pinto. May malaga tayong pag-uusapan. Si pare Adong pala, ano kayang nangyari sa taong ito? Bakit parang may malaking problema? Sandali lang, nandiyan na! Nako, pare Asyong, may masamang balita. Masamang balita? Ano yan, pare? Tumaas na naman bang presyo ng bigas? Ganun ba? Nako, hindi, pare. Nako, kinakabahan nako, pare. Bakit ka namang kinakabahan? Anong balita yan? Yung sinasabi ng mga ibang sekta na malapit nang dumating ang panghukom. Dahil sa nakita nilang maraming isda sa dabing dagat. Nako, huwag kang magpapaniwala dyan, pare. Mahal tayo ng ating Diyos. Hindi tayo pababayaan. Sabi sa banal na kasulatan, pare, sa mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 21, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sa makatuwid. Kung nandyan na ang paghuhukom, tumawag ka lang. Tumawag lang tayo sa kanya, pare. Hindi ka pa babayaan. Hindi yan ang sasabihin ko, pare. Makinig ka muna. Makinig ka, pare! Pare, sinigawan mo ako. Sa mismong pamamahay ko, binastos mo ako, pare. Nako, hindi kita binastos, pare. Kundi, kinakausap lang kita. Napasigaw ako dahil ayaw mo akong pakinggan. Sabihin mo na kasi kung ano yung sasabihin mo. Yung dami mo pang paligoy-ligoy eh. Pare, ito, may natanggap akong sumpwena. At sigurado nga magkakatanggap ka rin nito. Ha? Subuenang? Ano yan, pare? Nako, imbestigan daw tayo sa sangguniang bayan tungkol sa isinagawa nating rally noong nakaraang araw. Ano? Hindi. Ayokong maimbestigan doon, pare. Delikado tayo. Maraming magtatanaw. Baka malito tayo sa pagsagot. Mabibilanggo tayo. Ano ngayon ang gagawin natin, pare? Halika. Pumunta tayo kaagad kay dating Vice Mayor Timprosio. Magpatulong tayo sa kanya kung ano ang dapat nating gawin. Halika na, pare! Bukas yan. Hindi na kalat. Pumasok ka na. Marhay na aga sa'yo, Vice Mayor. Ikaw pala, Bibang. Marhay na aga rin sa'yo. Maupo ka.
Salamat, Vice Mayor. Anong atin, Bibang? Mukhang may mahalaga kang sasabihin sa akin, ha? Ano ba yun? Vice Mayor, alam kong magagalit kayo sa akin sa sasabihin kong ito. Ha? Bakit? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Kasi po, kami ang nagsugod sa ospital kay Ate Punyang. Hindi naman totoo ang ibinalita ng mga Marites na patay na siya. Alam ko. Ngayon, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito sa opisina ko? Vice Mayor, ilalabas na sana namin sa ospital. Kaya lang, wala kaming pambayad sa bill. Ano? Kung bakit kasi isinugod nyo sa ospital, sana pinabayaan nyo na siyang namatay. Naawa kasi kami ni Darwina nang makita naming lulutang-lutang sa kanal. Kaya yun, sinugod namin. Yan yung lagi nilang sinasabi, na ang maawa, siya ang kawawa. Paano yan? Wala akong may bibigay. Vice Mayor naman, maawa naman kayo sa akin. Napakaliit lang ang kinikita namin sa tindahan. Tapos kami ang magbabayad ng bill sa ospital? Sige. Para hindi mo naman sabihin masama akong tao. Sige, ako na ang bahala sa bill niya sa ospital. Pare, ang tagal namang umalis nitong bas na sinakyan natin. Oo nga, pare. Nasaan ba yung driver nito? Bakit ang tagal? Oo nga eh. Ang tagal. Nasira yata ang tiyan niya. Sabi ng konduktor nag-CR dahil nasira ang tiyan. Nakakain yata ng panis na kakanin. Teka, pare. Saan ba tayo pupunta ngayon? Sanaga, pare. Doon muna tayo magbabakasyon sa dating kaibigan ka. Sino yung kaibigan mo, pare? Men! Isin! Alibutan ang bus! Huwag silang hayaang makatakas! Isin! Pare, may dumating na mga pulis. Uhuliin na tayo, ha? Ano? Patay! Mabuti na lang nakalabas tayo kaagad sa bintana ng bus na ito. Kung hindi, nahuli na tayo ng mga pulis. Oo, pare. Akala ko mahuli na tayo. Buti na lang nga ito, ordinaryong bus lang ang nasakyan natin. Kung aircon yan, nako, hindi tayo makalalabas dahil sarado ang bintana. Nandun pang mga pulis sa loob ng bus, ha? Oo, pare. Nandoon pa sila. Kitang-kita ko sila. Ha! Sa wakas, dahuli din namin ang tao ito. Sige, dali sir sa presito! Yes, sir! Sir! Hayop ka! Kinakalang ka pala! Pare, may hinuli sila sa loob ng bus. At hindi pala tayong hinahanap nila. Pare. Nako. Dali, pare. Umalis na yung boss. Nako, patay. Nako, pare. Ayun, umalis na. Oo. Patay tayo nito. Last trip na yun eh. Last trip na yun. Nako, pare. Nako. Saan tayo magtatago ngayon? Baka isusunod na rin tayong huliin ng mga pulis. Hindi na tayo pwedeng umuwi, pare. Dito na lang tayo.
hintayin natin ang first trip. Ah, nagbiyahing na agaw ulit. Akin ito! Ngay! Ngay! Naku pare, yung bag ko, kinuha ng snatcher. Ayun na siya! Kwan, pare, yung kwan, magpatulong tayo sa pulis, ha? Huwag pare. Baka naitimbli na tayo nila Vice Mayor Agaton at Karyong. Huhuliin tayo. Hindi tayo makakatakas. Paano na tayo, pare? Wala tayong gamit na pupunta sa Naga. Hindi, bale. Makikiusap na lang ako doon sa dating kaibigan ko. Hindi naman tayo siguro pababayaan. Mabuti pa, maghanap na lang tayo ng lugar dito na pwedeng tulugan natin hanggang madaling araw. Sige, pare. Ikaw ang bahala. Di ko na pala ang laman ng bote ng alag. Magsasalin pa ako. Gabi na naman. Nag-iisa na naman ako dito sa bahay. Nasa barangay Hulsi Mayaw. At sa palagay ko, baka mamayang hating gabi pa uuwi yun. Naninibago ako sa katahimikan ng bahay. Dati kapag ganitong oras, nagkukwento ng walang saysay si Bunyang. Pero kahit walang saysay, at least may kausap ako. Naalala ko tuloy yung mga sinabi niya sa akin. Kuya, kahit ganyan ka, nanilalait-lait mo ako. Pinapayamo ko. Hindi pa rin nagbabago ang turing ko sa'yo. Nakuya pa rin kita. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal din kita, punya. Dahil kapatid kita, kaya lang sobra ka na. Sige, kuya. Patayin mo na ako. Pero kahit mapapatay mo ko, ipagdadasal ko rin na patawarin ka ng Diyos sa nagawa mong kasalanan. Dahil ako ang dahilan kung bakit ka nagkasala. Hindi ko naman kaya patayin ka dahil kapatid kita, Punyang. Natatandaan mo pa ba, kuya? Noong elementarya pa tayo, halos mapatay ko yung nagsabing pangit na. Mahal na mahal kita, kuya. Kaya handa akong makipagpatayan kapag may nanglait sa iyo. Punyag, kapatid ko, patawarin mo ko. Nalimutan ko ang kabili ni inay bago siya malagutan ng hininga. Patawarin mo ko, Punyag. Nagbukas ng pinto. Bakang kalulwa ni inay na yan. Inay, patawarin mo ako. Ay, kuya! Ha? Punyang, kapatid ko. Ikaw, ay, Punyang, kapatid ko. Oo, Punyang, kapatid ko. Pinapatawar na kita. Pero patawarin mo rin ako. Kung naging responsable akong kuya mo, patawarin mo ako, Punyang. Ang pag-ibig kong ito ay, salamat. Nakauwi na rin eh ka. Magpapahinga ka. Punyang!
Nandito ka. Anong ginagawa mo rito, ha? Hindi ka na namin kailangan dito. Ikaw ang dapat lumayas dito, Bayaw. At hindi ang kapatid ko. Dahil sampling ka lang dito. Bayaw! Palalayasin na nga kaya ni Vice Mayor Agaton si Kapitan Karyong. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!